Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito pong ating weather update ngayong araw, October 24, 2021. As of 3 a.m. nga ngayong umaga, no, ito pong ating minomonitor na low pressure area dito po sa may Sulusi. Ito nga po ay nasa layong 118 km dito po yan sa may Batarasa, Palawan. At inaasahan na nga po na nagpapaulan na to sa malaking bahagi ng Palawan at sa may western section po ng Mindanao at ng Visayas. At kung mapapansin naman natin, no, as of now, bumaba po yung tsansa nitong LPA na to na maging isang ganap na bagyo, pero hindi pa rin po natin ni-rule out yung posibilidad na baka po na mag-intensify pa to into tropical depression. Pero sa ngayon po, mababa po ang tsansa niya maging isang ganap na bagyo. Dito naman tayo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan nga po yung isang low pressure area, no, ay nasa layong 1,602 km dito po yan sa may eastern section ng Visayas. At ito nga po ay mababa ang tsansa na pumasok sa ating bansa at may posibilidad po itong maging isang typhoon category. Subalit ito po ay magkocurve papunta po sa silangan ng Japan. At yung ibang weather disturbance nga po natin, ito nga pong northeasterly wind flow at yung ating ITCZ o yung intertropical convergence zone. Check natin yung ating satellite image kung mapapansin nga natin kung saan nakakaapekto itong mga weather system. Dito nga po sa may Batanes and Babuyan Island ay nakakaapekto nga po dyan yung ating northeasterly wind flow. Kaya asahan po natin yung panandalian o bigla ang pagbugso ng mahinang pag-ulan. Dito naman po sa may Bicol Region, nakaka-apekto nga po yung ating shearline at dito nga po ay may posibilidad makaranas tayo ng mga pag-ulan or mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito po yan sa may Aurora and Quezon. Dito naman po sa may Metro Manila ay posibleng nga po makaranas tayo ng pag-ulan dahil po yan sa ITCZ at yung low pressure area at nakaka-apekto na po yan sa atin. Dito po sa may Metro Manila, CALABARZON, MIMAROPA, sa may Western Visayas, at hanggang dito po yan umaabot sa may Zamboanga Peninsula. At ito nga po, no, kung saan nga itong low pressure area ay nagpapaulan, dito na po yan sa may Puerto Princesa, Palawan, at dito po yan sa may Taytay, sa may Batarasa, posible po tayo makaranas na masungit ang panahon at may posibilidad nga po yung pagbaha at pagguhon ng lupa. Kaya ibang pag-ingat sa ating mga kababayan na naapektuhan ng ating low pressure area. At dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga makikita natin ang advanced forecast ayon sa European Centre by October 25, kinabukasan. Makita nga po natin ito po yung nakalayunan ng landmass ng ating bansa. At ito'y bahagi na nag-i-intensify pa at nag-i-intensify din yung ating low pressure area sa labas ng ating bansa. By October 26, ito nga po ay may posibilidad na nakalabas na ng ating bansa at ito nga po ay may dito po ay may chance siya maging tropical depression. Ito naman pong isang sama ng panahon sa labas ng ating bansa ay naging na nga pong tropical depression. Ayon po yan sa European Centre at ito po ay nagko-curve na po yan paangat. By October 27, makikita natin na makakaranas pa rin tayo ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan dahil pa rin po yan sa daladala ng ITCC at yung ating northeasterly wind flow at yung ating shearline. At dala pa rin po yan itong nasabing bagyo na posibleng bagyo na mabubuo dito sa labas ng ating bansa. By October 28, makikita nga po natin na makakaranas pa rin tayo ng pag-ulan at habang andito pa rin po, no, yung bagyo sa labas ng ating bansa at paangat nga po yan ng Japan. By October 28,
makakaranas po ng mga pag-ulan ng ating bansa dahil makikita nga natin yung ating northeasterly wind flow ay makakapekto sa malaking bahagi ng ating bansa at makikita nga natin ano na posibilidad pa rin na umulan sa may Palawan. By October 30, mapapansin nga natin tuloy-tuloy po makakaranas tayo ng katamtaman at mahinang pag-ulan. And by October 31, tuloy-tuloy pa rin po na makakaranas tayo ng pag-ulan at wala pa tayong naasahan sa manang panahon. By November 1, ito po yung ating possible scenario. Kung makikita nga natin, by November 1, may nakikita tayong isang low pressure area. Dito po yan sa may labas ng ating bansa. Dito po yan sa silangan ng Mindanao. At nakikita nga po natin yung makakapal na kaulapan sa labas ng ating bansa. Ito naman po yung ating i-monitor sa mga susunod na araw. Again, inuulit po natin, ano? Yung ating advanced weather forecast ay malaki pa rin po ang tsansa na magbago ito. Dahil nga po mahaba yung range ng ating advanced forecast, kaya man natin hindi tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.